Horror? Huy, anong mukha? Yan, huy, ayos mukha! Pusit! Kumusta, wonderful mukhers all over YouTube! My name is Gerald, welcome to another video! Okay, medyo alas gis na po, kaya wala na tayong mag-ingay masyado. But anyways, today, I am celebrating my third year here on BookTube. July 22 ko, ginawa tong channel na to. Pero kinoconsider ko na ang aking first day sa BookTube is on July 29, 2017. Kasi yun yung date kung kailan ako unang-unang nag-upload ng pinakaunang BookTube video ko dito sa YouTube. Dahil dyan, we will have a live Q&A discussion dito sa channel ko on July 29, 2020, 7 PM, para i-celebrate ang pagluwal sa akin dito sa BookTube. See you there! Actually, alam niyo ba, hindi ko kinoconsider yung sarili ko as 3 years na dito sa BookTube kasi kinoconsider ko na talagang nag-start ako mag-BookTube is on January of 2019 kasi yung January na yun, doon talaga ako nag-decide sa sarili ko na talagang mag-upload na ako regularly sa channel ko. So, it feels like I am just 1 year dito sa BookTube. So, 3 taon na nga po tayo dito, mga kababayan. And I have already created 71 bookish videos! Taray! Una talagang fear ko noon na nag-start ako ng BookTube ko is audience. Akala ko walang manonood sa akin dahil nga sobrang liit lang ng community ng BookTube dito sa Pilipinas. Pero na-shook ako, mga kababayan, kasi nga noong January na nagseryoso ako hanggang ngayon nasa 2,300 subscribers na tayo, which is hindi ko in-expect na nagsisimula ako. Thank you! Ah! And so, talaga nakakatawa na BookTube Philippines is really expanding. We are so happy to welcome you in the community. Anyways, today and tonight, magre-react tayo sa pinakaunang-unang BookTube video na ginawa ko sa panang buhay ko. At wala siya dito sa YouTube. Dahil ito ay nasa Facebook at siya ay naka-private na dahil it's cringy as fuck. Nung bata pa kasi talaga ako, sobrang adrenaline ako sa panonood ng mga BookTube and bilang nag-edit-edit din ako noon ng mga video, sa ibig ko, eh, ba't ganyan ako gumawa ng BookTube video? Oo, ganun. So, gumawa ako ng review ng Lumayo Ka Nga Sa Akin ni Bob Ong at yun yung papanoorin natin at kakakringyan natin ng sabay-sabay. Medyo nakakaloka. So, let us begin! Handa na ba kayo? Ewan ko, parang pag-aalala ko talaga, nakikringehan talaga ako dito. I-reveal na po natin ang ating kahihiyan. Ang panahon na tayo ay bata pa. Nasa day father ka, girl. Let us go and open the video, mga kababayan. Nakita ko, nakita ko. Buksan natin, tapos basahin muna natin yung caption. Ay, huwag ka malang salita. Yawak ka man, oy! Oh, this is 5 years ago! About 5 years ago, wow! Sabi dito ni Bakla, Lumayo Ka Nga Sa Akin, Bob Ong, book review, 5 out of 5 star. Taray! Isang akdan ay sinulat na isang manunulat na pilit inaalam ng lahat ang totoong pagkatao. Marami nagtatanong kung sino nga ba siya. Siya nga ba ang dapat gamitin sa tanong na iyon? O sila? Nagpa-conspiracy theory pa. Kasi di ba may conspiracy theory na baka daw si Bob Ong ay grupo ng mga manunulat or isang manunulat lang, pero ngayon naniniwala ko na isa lang siyang manunulat. Sino nga ba si Bob Ong? Walang nakakaalam. Taray! Maaaring kapitbahay mo lang siya, maaaring kaibigan, maaaring friend mo siya sa Facebook, maaaring nakakakiskisang braso mo siya sa palengke. At taray, nakakakiskisang braso. Maaaring nandyan lang siya sa tabi-tabi. Pero wala na akong pakialam kung sino ba talaga siya. Basta ang alam ko lang, idolo ko siya pagdating sa pagsusulat at pagbibigay niya ng magagandang istorya. At alam po, may malaking ambag sa mundo ng literatura. Ah, taray! Antoro! Pero gusto ko talaga yung nakakakiskisang braso sa palengke. Ganun. Nakalagay, book blogger wannabe! What? Book blogger wannabe ka, girl? Viva Video pa po ang ginamit nating editor. Thank you naman po, Viva Video. Full screen natin! Alam pa yan! Hi, it's Gerald. At nandito ako para sa isang book talk. Ay! Ano? Ang payat ko, girl! Ang haba pa ng leg ko! Nakita nyo? Waiting na natin. Tingnan nyo! Ang haba pa ng leg ko! At ang payat ng mukha ko man! Uy! Hi! Ay, it's Gerald! At nandito ako para sa isang book talk. Ikot! Wow! May itong mga star-star! O, taray! Hi! Ang pag-uusapan natin ngayon, libro ay... Ano daw? Hindi ka maintindihan! Okay, kailangan ko ng headset. Okay. Hi! Ang pag-uusapan natin ngayong libro ay isinulat ng isang best-selling local author. Misteryoso ang pagkatao dahil wala pa ba rin. Ang lakas ng background music, hindi ko marinig ang boses ka, Kung meron man, hindi niyo magkakalaki dahil confidential. Patalakay natin ngayon. Confidential? At ito ay ang... What?
Laki suso mo, girl! Ay, wow! May pa-montage! Ay! Ano yan? Oh my God! Ito yung crazy! Makanta man! Uy, nang may background music pa rin man! Uy! Abaw! Abaw! Sis! Hindi ka pinakaya! Uy! Simulan na natin ang pag-review at simulan natin sa cover. Oh, kasi nakikita niyo ang cover ay pocketbook at siya ay kulit ni Maring Pagsarabi. Nung una nakita ko ito sa bookstore, nabasa ko ang blur. At ayaw ko nang bitawan. Dahil nakakatawa ang blur. At ang nasa panday lang, ayaw ko nang bitawan ng mga libro ni Bagong. Dahil anong panong worth it ang lahat ng pera ibibigay ko sa cashier. Yes! Tama naman yun, tama naman. Worth it naman talaga ang pera mo kapag Bagong ang binili mo. Okay. National Bookstore dahil alam kong maganda ang story. Trilogy in one book. Okay, sinulat ito na para script sa isang pelikula. Hindi ka makita? Kasi alam nyo ba, ang gamit ko lang dyan is yung cellphone ng tita ko. Hinihiram ko yung cellphone ng tita ko kasi 5 years ago, yun pa ang cellphone niya ang pinakamalinaw sa mga cellphones sa meron kami sa probinsya. Una, simulan natin. Ang unang kwento. Number one! Oh, wow, siding echo. Gago! Bala sa bala. Kamaos, kamaos. Sa. Yes, action. Ay, so, number two. Ay, dara. Number two, ay, ah. Shake. Shake. Gets ko. Ay! Ang pangatlo. One, two, three. Asawa ni Mori. Araw gabi. Gusto ko sabi. Oh my God! Hindi pa ako nagsasabi ng kabastusan sa videos ko before. Oh my God, we love an improved queen. Conservative eh. Bata eh. Char. Gusti. Tear Jerker. Ang libro nito. Nakakaiyak. Sobrang tawa. Papasakitin ng tiyan mo sa kapatak. May humor. Eksena sa pelikula o mga pelikulang Pilipino na cliche o lagi na lang natin napapanood. I-review ko na siya bilang isang buong libro. Makita ito ng mga eksena na madalas o lagi nating nakikita sa mga classic Pinoy movies. Cliche scenes. Corny scenes. Parang parody. Nung binabasa ko ito, parang nanonood ako ng scary movie. Action man? Don't do that, bitch! Hara! Huy, anong mukha? Yan, huy, ayos mukha! Huy, sit! Lahat na cliche scene sa isang pelikula ay pinagsama-sama ni Bagong sa librong ito at nilagyan niya ng komedya. Ang nagtatabay ako magsalita at nilagyan niya ng komedya. Oh, ganon! Pataray ka, girl! Diyan ang mag-inis si Bagong. At hindi lang basta komedya, nilagyan niya rin ito ng mga aral o ng mga issue na kinakaharap ng ating bansa, ng ating lipunan, ng mga kabataan, ng lahat ng Pilipino. Yeah. Basta tawa ang kaya. Ay! Huwag niyo akong minamaliit nung 5 years ago may pa-change costume. From West, naging Puerto Galera! Dadala bang araw ko kasi itong sinuot. Librong to. Kaya ka rin bigyan nito ng awareness, ng realisasyon, at ng mga impormasyon na talaga namang nangyayari sa paligid mo. Mapapatawa ka, pero at the same time, papatango ka kasi mapapasangayon ka sa mga sinasabi ng tita. Mapapatawa ka, pero masasabi mo, oo man, no, sa mga binibigay na punto ni Bapo. Sa tingin ko, hindi naman talaga binaboy ni Bapo ang pinig ko ng mga. Hindi naman talaga niya binash or siniraan. Ang lakas talaga ng background music. Gaan ba talaga kahina ang uri ng pagkakita sa Pilipinas at kung gano'n rin kahina ang appreciation at pag-intindi ng mga manonood ng Pilipinas. Kahit na komedya ang libro niya, nagawa pa rin niyang iparating sa mga mamabasa ang kanyang mga sentimento sa mga bagay-bagay, ang kanyang mga punto, ang kanyang mga gustong kaling ka magsalita! Tungkol sa mga kasiraan sa bansa, mga nangyayari sa kataan, mga nangyayari sa sini, at mga gusto niyang iparating, may parating niya dito. And sulit ako kay Bagong dahil ko. I-recommend ko ang to sa mga taong gustong tumawa, sa mga taong gustong life lang reveal sa pagkasa, yung mga taong gustong mag-break mula sa pagod sa trabaho, yung mga taong gusto ng pasangya, yung mga tsansya, yung gusto ng pagkanya, pagkatapos sa mga kamatch. Oh my
God, ang galing ko. To think, girl, na lahat lang yan is spontaneous lang talaga. As in, wala akong script, wala akong inisip bago ko i-film. As in, lahat yan is on the spot ko lang sinasabi habang nag-film ako. Ah! I'm so proud of yourself! Nakikita nyo mga kababayan, if you really want to start a BookTube channel, kahit cellphone nyo, pwede nyong gamitin. Hindi natin ang sabi-sabi, pag hindi natin ang mga gawa ng Pilipino. 5 years ago, and still, talagang kinakampanya ko na tangkilikin natin ang sariling atin, tangkilikin natin ang mga Tagalog books. We should love our own, bitch. We only have 39 seconds left, so tapusin natin ito, mga kababayan. Next time, bibilin ako ng Elsa. Ano daw? Next time, ano daw? Next time, bibilin ako ng Elsa. Ano daw bibilin niya? Next time, bibilin ako ng Elsa. Hindi ko talaga maintindihan ko ano daw, next time daw bibili daw siya ng, alam ko libro yung tukoy niya, pero... Next time, bibili na ako ng Eros. Eros Atalia. Okay. Next time daw bibili siya ng Eros Atalia books. Okay, nakabili na. Thank you. Maraming salamat sa panonood ng video ko. Maraming salamat sa panonood ng kalokohan ko. O sa panonood ng aking... Well, outro. Ay! Ang harsh ko talaga sa sarili ko. Like, wala daw kinapuntahan. Pero kung ako, pinapanood ko siya ngayon, sobrang natutuwa ako sa sarili ko dito sa video na to. Because yung explanation na yung review ko talaga is really focused not on like what happened to the story, but on what is the essence of the book. And I like it. I love it. I'm proud of you, bitch! Ano mga libro kayo na gusto nyong ipa-review sa akin? Ipa-review sa akin? Comment! Para! Gagawin ko sa loob ng makakaya ko. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay isa sa kauna-unahang tao na nakapanood ng aking kauna-unahang booktok. Thank you for your time. Thank you for clicking the play button. Thank you for existing. Thank you for existing! Gusto mo yun? Bye-bye! What an amazing ride! Low ba tayo camera ko? Feeling ko mamamatay na siya at any moment. But what I can say is that video is really, it's nostalgic kasi yun yung panahon na talagang sobrang addict na addict ako kina Christine Riccio, kay Jessie the Reader, Kathy Tastic. Talagang gusto ko magpa-load lagi. And nauubos kami pang internet na load ko sa panonood ng BookTube videos. That's how I love that community. Yun yung mga panahon na nangangarap lang ako na talagang namang gusto ko nang gumawa ng mga BookTube videos for Filipinos kasi Tagalog talaga yung ginagamit kong language. And now, I am doing my dream. Noon, konti lang yung nanood ng first ever video ko. Pero ngayon, there are people who are watching my videos. So thank you so much, mga kababayan. I really appreciate it. Nagsimula tayo sa pangangarap, mga ganyan-ganyang kalokohan. And right now, we are already doing the dream, which is doing BookTube videos. And making people happy, ganon. Papasagya ko ba kayo? Sure. I love it. Sa inyong lahat, oo. Thank you so much for watching and for subscribing and for existing. Oh, diba? Yun ang nga ang sabi. Sana huwag kayong magsawang sumama sa akin sa mga bookish kalokohan na gagawin ko sa channel ko. But anyways, that is it for today's video, mga kababayan. Thank you so much for watching. If you enjoyed it, please give this a thumbs up. And don't forget to subscribe for more bookish content like this. You can follow me on my social media sa baba. Let's pray for the Philippines, for ourselves, for the country, for the world. Ayan. Thank you so much and stay safe, be kind. Always remember to open that book and discover what magic is. See you again next time. Bye!